What's good mga kapandisal? It's me again Roy and welcome sa panibagong video. And so mga kapandisal, yung nakita niyo doon sa intro is basically a homemade mass gainer. Kaya ipapakita ko sa inyo yung macros dito sa screen and yung total calories niya. And sa mga nahihirapan dyan, i-hit yung calories nila even if nagbabulk ka or nagkakat ka, I recommend na itry nyo itong mass gainer na to dahil mataas to sa calories. And sa video ito, ipapakita ko naman sa inyo yung ginagawa kong program, which is push day. Meaning mga push exercise na involve ang chest, shoulder and tricep. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go! Okay, before ako magsimula ng certain exercise, nagpe-perform ako ng isang dynamic stretching. Para magkaroon ng blood flow yung muscle na exercise natin, which is yung chest, shoulders and tricep. And para na rin ma-warm up ang ating rotator cuff. First exercise ko is flat barbell bench press. Una kong ginagawa is nag-warm up muna ako using the bar or lighter weights. And kung mapapansin nyo habang dinadagdagan yung weight is binabawasan ko yung repetition just to make sure na ma-warm up lang yung chest muscle ko at hindi siya ma-overwork dahil lang warm up nga siya. Okay, ito na yung main working sets ko. Meaning, dito ko na itotodo yung effort ko sa isang certain repetition. Keep in mind na laging chest out kayo when performing bench press para mas fully engage yung chest muscle. So, scapula retracted and slightly arc your back. And about pala sa grip, mas preferred ko yung naka-close yung thumb para safe na safe tayo in case na madulas ito sa pagkakagrip. And sa tempo or sa speed ng pag-press is controlled pababa, then explosive, pataas or patulak. Para sulit yung tension sa chest, try as much possible na huwag nyo i-bounce yung bar sa dibdib nyo. So rest period in between each exercise sa press natin is 3 minutes. Ito kasi yung oras na nakabuelo ako ng puwersa lalo na sa magpo-push. Second exercise is inclined barbell press. Dito nagbawas ako ng 10% ng weight kasi medyo challenging na tong exercise na to. So ang natatarget na muscle dito is sa inclined press is yung upper part ng chest natin at may kasama na siyang front delts. Make sure na weight na binubuhat nyo pala is heavy and challenging in a way na na-challenge nyo ang sarili nyo para i-push yung weight up and down in a proper form. Basta pinaka importante pa rin yung form and pag-execute para sa pag-press ay may stimulate nyo ng maayos ang chest at iwas na rin sa injury. Third exercise is seated dumbbell shoulder press. So after natin sa chest is proceed tayo sa shoulder press. So ang target muscle ng exercise na to is yung buong shoulders natin. And doing press like bench press and shoulder press is na-activate na din yung secondary muscle natin which is yung tricep. Sa pag-press naman sa shoulder, mas feel ko yung stretch if binababa ko siya below 90 degree angle.
And para ma-maintain ko yung tension, hindi ko nila-lock out yung elbow ko pataas at iniiwasan ko magbanggaan yung mga dumbbell pag pinipress ko siya sa pataas. So fourth exercise is yung dips. Sa dips naman, ang main muscle target dito is yung chest and tricep. Depende sa angle kung papaano mo pinoposition yung katawan mo. And as you lean forward, mas ma-emphasize yung tension sa chest. And kung straight body position naman is ma-emphasize yung tricep. And next exercise ko naman yung mga accessories exercise ko. So pagkatapos ko sa mga main compound movements, dediretso ako sa abs superset. So ang abs superset ko is simple lang, hanging leg raise plus weighted crunch. So nai-hit niya yung upper and lower abs. And lastly, yung calf raise. So itong exercise na to ay lagi ko itong sinasama every end of exercise ko. So 3 sets of 15 para ma-stimulate lalo yung calves. So ayun na yung mga kapandesal, napakasimple lang ng workout ko, very short and effective, focusing on quality reps than quantity. Physique update naman tayo mga kapandesal. So nasa lean bulking phase ako ngayon, and as you can see, nag-gain tayo ng thickness sa upper area natin, lalo na yung shoulders. Pero namamanage pa rin natin palitawin si abs kahit na nag-gain tayo ng weight. So as we gain weight, di talaga maiwasan na mag-gain tayo ng konting fat. Pero okay lang yan, ang importante is nagpo-progress tayo sa mga lifts natin at consistent pa rin sa pag-track ng calories. Oh, that's for today's video mga kapandesal. And katapos natin mag-gym, ngayon naman ay kakain na tayo ng post-workout meal. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. So, pancit canton and inihaw na chicken breast. So, napaka-basic lang at minimal yung workout natin today. So, nakita niyo yung mga push workout ko. Nagpo-focus lang siya sa mga main compound lifts tulad ng bench press, incline press, dips, at saka yung shoulder press. And pagkatapos ko naman sa mga compound movements, nagdagdag ako ng mga dalawang accessory movements, which is yung abs at saka yung calf raise. And if kung may tanong kayo regarding sa video ito, comment down below, sasagutin natin yan. And a big shout out nga pala kay Mr. Milan, nakita ko yung video mo, napakalupit, primitive, tuloy-tuloy mo lang yan. And is kay Oliver, kumusta? Tuloy-tuloy mo lang yan. So dito na nagtatapos itong video na to. And if kung bago pa lang sa channel ko, make sure naka-subscribe ka na, dahil lagi ako mag-upload ng mga videos every week. And syempre maka-update ka na rin. This is your Kapandesal Roy. When it comes to fitness, just keep it simple. See you on the next video. Peace.